is good morning, good afternoon, or good evening para sa inyong lahat. Ako babalik, Polisya ko. Kung first time ka sa akin channel, ako nga pala si Polisya ko. Pag-usapan natin ngayon guys, ang legal custody ng children kapag ikaw ay nagkaanak or single parents. So, pag-usapan natin ang legal custody of your child or children. Base sa batas, kapag ikaw ay ang anak below 7 years old, ibig sabihin, kapag anak mo yan or ikaw ay single parents, excuse me, ang custody ng anak kapag ikaw ay isang normal na tao, o siyempre ng anak ka, o responsibilidad, ito yung tinatawag na ano, both party, balance, parehas kayo, acknowledge yung anak mo, siyempre sa babae, automatic yun, anak mo. Sa lalaki naman, kung ina-acknowledge niya sa kanya, siya yung tatay, o even kayo ay marriage. So pagdating sa custody, diba, nagkaroon kayo ng conflict, kasalman kayo o hindi. So, ang custody po ng anak ay ito yung malaking issue dito, ang laging pinag-i-issue. Kanino ba mapupunta? Yun. At the same level of lives, yung tinatawag na responsibilidad, pareho kayong responsable, pero meron kayong conflict na hindi pagkakasundo. So, may mga time na kailangan palamig muna ang isa't isa. So ngayon, ang grounds dito para sa custody, ang mayroong responsibility, ang mayroon talagang legal na karapatan, mas mabigat or mas mayroong tinatawag na rights ay ang nanay. Kasi ang sinasabi sa batas, kapag ang bata ay below 7 years old, ang dapat ang custody niyan ay mayroong karapatan ang nanay. So, doon po yan automatic mapupunta sa custody ng nanay o sa pangangalaga ng nanay. So, what if? Ganito, what if? Maraming what if. Kung ayaw ibigay o sinabi mo na sa akin yung bata, kung ikaw ay isang magulang ng isang ina, ayaw ibigay ng father or ng kanyang ng iyong tinatawag na biyanan o kung sino pa mang tao yan gusto, tapos ayaw silang magipag-usap sa'yo, so huwag muna kay tulpo. So gawin mo muna yung sa'yo bago ka pumila doon kay tulpo. Kasi itulpo guys, mahaba ang pila. Sabi ko naman sa inyo, sikat pero mahaba ang pila doon. Baka madaling araw, pumila ka na doon. Dahil lang sa simpleng kaso mo. So, gawin mo yung party mo. Ito ang may suggest ko dyan. Ganito gawin mo. Pumunta ka, kasi kung ayaw sa'yo makipagtulungan, ayaw sa'yo makipag-usap, pumunta ka sa pinakamalapit na DSWD sa'yo or siguro through channel mo, pa-assist ka sa iyong barangay, nakakasakop na barangay. Siguro naman yung barangay pag may ginawa, diretso yan, i-refer yan sa DSWD, going to police o going sa kanila hanggang palapit ng palapit, hanggang sa makuha mo yung bata. Yun. O what if kung malayo. So, as is, as ganun pa rin. Dapat matuntun mo yung tamang location. Saan nakakasakop sa barangay, may ipag-coordinate ka doon. Kasi, kung ikaw lang pupuntang mag-isa doon, baka hindi ka na makabalik. Diba? Yun ang gagawin nyo, ang gagawin natin. Gusto man nating tumulong sa mga kakilala natin, sa kaibigan, sa kamag-anak na
ayaw magkipag-coordinate, ayun ang gagawin. Yun ang legal. Legal ho yun, hindi yun illegal. Huwag kayong, hindi madadala sa iyak yan, o hindi madadala sa, kung ayaw mga makipag-usap. May, sa batas gay may sinasabi, whether you like or not, yun ang nararapat. Kung ayaw mo mas gusto, hindi kasi pwedeng gusto mo lang. Eh, gusto mo lang na sa'yo. Hindi pwede yun. Sipatin natin kung ano yung legal. Siguro, basta yung legal, ayun yung basihan natin. Whether you like or not, iyon ang tama. Kahit maglupasay ka dyan, kahit tumalong ka sa building, iyon ang legal. Wala kang magagawa. So, tanggapin natin yung batas. Hanggat hindi nababago yung batas, ayun yung basihan natin. Hindi natin pwedeng i-apply yung gusto lang natin. Okay. Kasi marami ako dito na-encounter na paiyak-iyak. Hindi yung madadala sa iyak yan. Kailangan tontonin nyo yung daan papunta doon. Ano ba yung legal? Ano ba yung illegal? Okay. Yun lang masasabi ko doon sa mga single parents na kayo namang mga naka biktima o responsibilidad. Pagdating naman guys sa support, mayroon din tayong proper way. Yun. Ang una mong alamin dyan, eh, mayroon bang ibibigay? Mayroon ba siyang regular income? Kasi kung wala, ay huwag ka nang manghingi. Ngayon, kung proper way sa support, so, punta ka ngayon sa pinakamalapit na PAW sa iyong lugar. O sa nakakasakop sa inyo, doon ka mag-file ng support or bawsip ng tawagin. Para hindi pirsahan o hindi ka na nanghihingi buwan-buwan, automatic yun, papasok sa iyong ATM or bank account or nakacheck kung ano man yung regular na sahod niya. Kasi ang pangit naman na voluntary lang. Kung gusto niya lang, ay pangit yung ganun. Dapat magkaroon siyang tinatawag na obligation. Legal obligation. So, mayroong wala akong masasabing amount yan. Depende po kasi yan sa ang amount niyan ay depende sa kinikita ng hinihingian nyo. Kung kinikita yung hinihingian nyo ng 100,000, yung court natin ay mayroon dyan tinatawag na basihan ng paghingi. O, halimbawa, ang regular income yung 100, malay, mapunta sa'yo yung 50, diba? Sa anak mo, hindi pala sa'yo, sa anak mo. O, parang ganun na rin yun kasi ikaw yung guardian. Yun po. Huwag ho kayong papayag na marami kasi niyang pumapayag na voluntary lang. So, sa umpisa pa lang, gawin nyo na yung tama. Meron kasi yung kasunduan. No? Kasi pag hindi siya nagbigay, ay di kalabuso siya. O kaya maraming pupuntahan yan. So, yun guys, ang maitutulong ko sa mga tutulong natin. So, siguro, pag nakikigan nyo itong aking video, ay i-share nyo na lang, ikwento nyo, ah, ganito pala ang tama, may mga legal basis dyan. So, sa pag-file ng support, may mga dokumento dapat tingnan dyan. Unang-una, ano ba ang legal basis nyo? Kasal ba kayo? Pag hindi kasal, acknowledge nyo ba yung bata? Kapag hindi, may proseso agin yan. Dadaan pa kayo sa tinatawag na confirmation of father pag dinideny niya. So, medyo mabigat ang dadaanan nyo kasi hindi ganun ka dali magproseso niya, lalong-lalo na pag wala kang bato. Ano ba yung bato? Kapital o konting halaga na pambayad sa mga... So, hanapin nyo yung free hanggat maaari. So, ngayon, kung talagang wala lang kayong choice at meron naman kayong konting pera, so para sa anak nyo naman yun o para sa inyo naman at kabutihan, daan ninyo sa legal.
Ayun guys, sana nabigyan ko kayo ng konting linaw regarding sa child custody. So maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Kung first time ka pala sa aking channel, ako nga pala si Polis Yako at nagsasabing hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.